Up. Up, Doty. Up. Good girl. Oh, dito. Akyat, dito. Akyat, dito. Here. Oh, lundag ka dito. Here, Doty. Up. Doty. Lundag. Doty, come. Akyat, akyat dito. Ah! Bitin ng lundag, ah. Good day, mga tropa P. It's your boy, Pops Nix. And for today's vlog, pag-uusapan natin yung different types of collar, no? Kaya ako naisip gawin itong vlog na to kasi merong isang subscriber na bumili siya ng ginagawa kong choker dati kasi gumagawa ko ng yung collar na choker. Naputol daw yung kanyang ano choker. Ito nga, oh. Medyo namroblema ako. Dito siya naputol sa may bandang gitna. Ito yung winelding ko, eh. Dito sa side na to. Tapos dyan siya naputol sa gitna. Ito, kagaya nito, meron tayong flat, meron tayong choker, meron din tayo ditong prong collar. Dalawang klase ito. Ito yung Herm Springer na original. Tapos ito naman yung nabibili lang sa online na medyo mumurahin. Ayun, kinalawang-kalawang na. Yung mga choker na yan, yung mga leash na yan, nasubukan ko na lahat yan, lahat ng collars na yan. And i-share ko sa inyo experience ko kung paano nga ba yung tamang paggamit niyan. So sa vlog na to, comparison natin, magbibigay ako ng 1 point and 2 points. May mga factors tayong titignan dito kung paano nga ba gamitin tong mga collars na to. Ito yung flat collar, pinaka-basic. So itong flat collar ginagamit to sa for accessories, nakasuot lang siya sa leg ng aso, okay lang yan. 1 point for that one. Kung gagamitin mo siya na pang walking, bibigyan ko lang rin siya ng 1 point para dyan. Kasi kapag ganito yung gamit mo, tapos malaki yung aso mo, malamang sa malamang kakalag ka rin ganyan. Pero kung behave naman yung dog mo at hindi naman masyadong nanghihila, pwede mo na rin gamitin to. Pwede na to pang walking. Pero pinaka the best to, bibigyan ko ng 2 points sa fixed leash or fixed position ng dog. Yung nakatali lang siya sa isang side, kagaya ng ginagawa ko sa ibang aso ko, bibigyan ko siya ng 2 points for fixed position kasi ito dapat yung ginagamit natin dahil kahit na manghila yung aso or bigla siyang tumakbo, hindi siya masasaktan. Ito nga pala, custom leash natin, matibay ito. Ginagamit ko to sa mga aso ko. Kagaya ni Athena, medyo malakas manghila yon, kaya naman niyang mapigilan yung lakas nito. Nahihila niya na nga minsan yung cage niya, pero hindi napuputol yung ito, hindi nasisira. So ito, winelding ko dito. Ayan, makikita nyo, medyo madumi pa yan. Linisin ko pa. Tapos, pag nabaliktad, ganito na siya. Kaya matibay talaga. Available to online sa ating online shop. Collar number 2. Ito yung tinatawag na choker, no? So itong choker, kaya ako ito ginawa. Custom choker to, ako mismo yung gumagawa. Ito yung una kong ginagawang choker. 3mm to. So, kaya naman, matibay na rin siya. Kaso lang ang problem, kaya ito naputol nung last time, ginamit niya pang steady leash. So nakatali yung aso sa may side, then nagwala-wala daw. Ayun, naputol. Dapat talaga pag steady leash, flat collar yung gagamitin. Ito naman, bibigyan ko ng 1 point for steady posting. Tapos, for accessories naman, maganda rin to. 2 points din kasi kahit na nakakabit lang sa leg ng aso, pwede mo siyang gamitin. Parang maganda lang siya tignan kasi fit siya, eh. Ito yung kagandahan sa choker na binibenta ko. Makukuha mo talaga yung fit sa aso kung yung hindi siya mahuhulog. Sa Belgian Malinois, 17 inches. Sakto yan sa female. Yung mga females ko, 17 inches, eh. Sa male, 18. Ito yung 4mm, ito yung 3mm. Kita nyo yung difference. Diba? Medyo ito, talagang sure ako hindi na kayang putulin to. Matibay na to. Last, ito yung tinatawag na prong collar. Yan, ito siya. So ito, nabili ko to sa online. Ito legit to, ah. Legit to na Herm Springer. Kaso lang, medyo may kamahalan. Itong binili ko is yung pinakamababang variant at pinakamaliit. Ang nakalagay dito is coated lang siya. So hindi siya pure stainless. Stainless coated lang. Okay na rin naman siya. Maganda yung ano niya. Kaso lang ang napansin ko dito, medyo kinakalawang siya. Kasi coated nga, eh. Hindi naman talaga siya yung pure stainless. Meron ding pure stainless na ganito, pero parang nasa 3,000 pesos or 2,700. Parang ganun. Ito nga, yung prong collar din naman na local. Yung kanyang ano, tusok sa isang side lang. Ito kasing collar na ganito, both sides yung talim niya, oh. Makikita nyo. Pag ganun siya. Mas maganda talaga original yung bilin nyo. Ito namang prong collar, sa walking, no? Walking, bibigyan ko siya ng, syempre, 2. Kasi iba yung pagkakontrol nito sa dog. Pero hindi ito basta-basta ginagamit, ha? Kasi kailangan mo talaga itong introduce ng maayos.
Dahil kapag ginamit mo to tapos na-misinterpret ng aso yung effect niya, may chance na hindi maglakad yung aso or masaktan or hindi siya gumalaw or matakot kasi medyo masakit yung sensation na to. Nung tinesting ko to kay Tyler, mga 3 days siguro bago ko siya napalakad gamit yung prong. Nung una, ayaw niyang maglakad, iyak ng iyak, humihiga. So, inunti-unti ko lang din, kaya ito, hindi rin basta-basta ginagamit tong prong collar. Pero maganda to for walking ha, talaga makokontrol mo yung aso. For accessories naman, okay din siya. Yung iba ginagamit yung ganito, nakakabit lang sa leg, hindi tinatanggal. Goods din, 1 point. And for steady leash, 0 point ako dito, hindi ko bibigyan to ng point pag steady leash. Kasi talagang, pag nakatali yung aso mo sa poste, tapos tumakbo siya, talagang masasakal yung masaktan talaga sa prong. Kaya wag na wag kayong gagamit ng prong collar sa steady posting or steady position. Ito, pwede nyong gamitin, pero 1 point lang ibibigay ko dito. Well, para sa akin, wala naman talaga nanalo kung ano yung best collar na gagamitin natin para sa mga aso. Bawat collar, may kanya-kanyang function yan, may kanya-kanyang use, kung ano yung appropriate na gagamitin natin, depende sa situation. Alright, mga paps. So, for today, gagawa na ako ng ating Nyx Choker version 2. Okay, ito siya, 4mm. Ayan, mas makapal. Ayan. Sa female na bell dyan, sakto dyan yung 17, sa male naman 18. Ito yung una kong ginawa, mas maliit. So, bakit nga ba maganda tong choker na binibenta ko? Siyempre, unang-una, para kumita ako. Hindi, joke lang. Hindi na yung paliwanag ko ngayon, mga paps, kung bakit. Kasi, ito naman, I think almost a year na rin nung ginawa ko to, matagal ko talaga itong tinesting bago ko binlog at ibenta. Halos lahat naman ng mga products ko, bago ko ibenta sa inyo, subok ko ng matibay. Kagaya nito, ito kasi hindi ko siya masasabi na pure stainless. Kasi, nung dinikitan ko siya ng magnet, dumikit ng konti. Hindi ko alam kung talagang pure stainless siya, hindi naman siya kinakalawang. Dahil nasubukan ko na rin niyang basain sa ulan, ibabad sa tubig, gamitin ko for ilang months, and nung naligo ako sa beach kasama si Bella, pumunta kami dun sa White Island, gamit-gamit niya yan. And so far, hindi naman kinalawang. Ito mga paps, nakagawa na tayo ng ilan-ilan pa lang. Itong mahirap dito, natigas kasi nung kadena. Kaya nahirapan akong itiko, pumili pa ako ng bagong gato na mas malaki. Tapos, ito yung mga nagawa. Ito pa lang. Itong mahirap dito, weldingin niya, no? Pagdugtungin. Tapos, linisin ko pa yan, ibabuffing ko. Diyan, nakapagod din, ah. Yan. Medyo marami na ako nagawa. Sa kapal nito, kahit siguro Rottweiler, hindi na mapuputol to. Alright. Eh, mga nagawa natin, mga paps. Welding na after nyan. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga magagandang way para gamitin tong collar na to. Okay. Tara dun sa likod, pakita ako sa inyo. Come. Good girl. Sit. Atina, sit. Good girl. So ito mga paps, sakto yung kay Atina. So maganda siya pang accessories, di ba? Kahit hindi mo siya hubarin, hindi siya mahuhulog. Right? Come. Yan. So for example, nakawala yung aso mo, tapos bigla mo nang kailangan ng something to grab on, ito. Magagrab mo siya agad dito. Or kung gusto mo mag-walk, hindi kabit mo lang, madali lang siyang magamit. Di ba? Tina, come. Yung kadena ni Sid, ayun pala si Sid. Maraming nagre-request na gusto nilang makita si Sid. Okay, pakita ko sa inyo si Sid, tara. So itong nakakabit kay Sid na kadena, yan din yung ginamit kong material doon dito sa chain ni ano ni Athena, same lang din. Okay mga paps, ito si Sid. Ayun oh. Sobrang taba na niya no. Oh. Good boy Sid. Lapad oh. Pansin ko lumapad to simula nung kinapon eh. Tsaka malaki rin siya ha. Siguro nasa mga 24 inches din to. Tignan niyo yung layo niya kay Athena oh. Oh. Tignan sa tangkad. Oh, malaki si Sid, nasa mga 24 inches din, maigsi nga lang siya. Pero sa tangkad, oh, matangkad din siya eh. Sid, good boy. Ito mga paps yung kadena na ginamit ko dyan. 1 year na to kay Sid. So far, hindi naman siya nag-rust or kinalawang. Ito may kalawang. You know, nadikita na niya ng kalawang dahil dyan, oh. Pero dito naman, sa choker naman, hindi naman kinakalawang. Ito yung material niyan, same. Dito. Kaya okay naman siya. So, ayun.
available tong choker na to sa comments or sa description dito sa YouTube. Salamat mga tropa P, hanggang dito na lang. Pop Sneaks out.